Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. So let's check your energy. Okay, with the Ace of Swords and the World, nagtagumpay ka dito guys, or kung meron kang plano ay it will be successful, no? Merong completion, and there is a possibility na yung sisimulan mo dito, yung goal mo, yung nasa isip mo, plans mo, goal, yung vision mo with clarity, no, ay ma-achieve mo yon. Yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga goals mo with the world, there is an ending or completion na nangyari with the world. And there is a new beginning with the Ace of Swords and the World. Meron kang na-complete na task, goal, ambition, or achievement, no? Meron kang na-achieved. With the Ace of Swords, yung goal mo na sisimulan dito, yung nasa isip mo na plano, goal, or pangarap, ay possible na you will succeed, guys, with the Ace of Swords. You can fly high like this eagle, this bird, no? Na, at klaro sa yung visions mo. Klaro sa yung goal mo na yon, no? Yung target mo na yon. You can rise above difficulties and achieve what you want here. About sa yung love life. Okay. Merong nang betray dito. Pero gustong bumalik, may babalik dito sa iyo. Someone na naging vindictive. Napuyo sa galit sa iyo. Someone na binitray ka or traidor, no? Yes, with the Four of Swords, traidor talaga yung energy nito. Binitray ka, binakstab ka. With the Eight of Cups, ay binakstab ka nito and then umalis siya, no? Pero, babalik siyang muli. Dahil, feeling trapped siya. Emotionally drained. Parang nasusuffocate. Parang wala sa sarili, no? With the Eight of Swords and with the Four of Swords, itong person na to na nung backstab sa'yo, na traitor na to, nahirapan to emotionally, mentally. Parang dumadanas ng depression to yung person na ito. And this person is coming back. Dahil, nahihirapan to na may distance sa inyong dalawa. Or, yes. Na parang hindi siya maka-take ng action kapag malayo sa'yo. Pero traidor siya, guys. For absurds, someone na bitter. Na naging bitter, binakstab ka, tinraitor ka. Yes, with the Ten of Swords. Someone na masyado yung masyado maitim yung budhi nito, guys, eh. With the Six of Pentacles,
this person is coming back para possible may kinuha to sa'yo, no? Yung mga kinuha niya sa'yo, kasi possible na konsensya to, nahirapan to emotionally. Or kung wala mang kinuha, this person ay magiging giving na, lalo na kung may kinuha to sa'yo, no? Mag-repay to, no? Kahit sa anong paraan. Kumbaga, bayaran niya yun. Kumbaga, babayaran niya, no? Kahit sa anong paraan. Kunwari, sinaktan ka niya. Yes. At nasobra nasaktan ka. At gusto niya itong bumawi, no? Kahit sa paraan na magbigay siya ng gifts. Parang gano'n, no? Kasi, nahirapan din siya emotionally. Hindi siya masaya, no? Nagsisuffer siya. Magulo yung buhay niya, magulo yung mundo niya. Madilim yung mundo niya. Parang walang direction, walang patutunguhan. Feeling trapped, stuck. Na full of darkness yung nasa isipan niya, nakikita niya, no? Kaya babalik to. Sino tong person na to? Four of Wands and the Sun card. Possible asawa mo or someone na nagkaroon ng level up sa connection yung dalawa. Masiyahin to, tong person na to dati. No? Pagkakilala mo dito, masiyahin to. Parang bata isip, no? Parang ganoon, mahilig sa kasiyahan itong person na ito. Yes, with the Sun and the Four of Wands. Young looking, no? Bata pa yung mukha niya sa edad niya. And itong person na to ay, nung pagkakilala mo sa kanya, ay full of positivity, active, driven, at successful, goal-oriented. At saka, ano to eh, someone na always on the go. Someone na talagang parang makikita mo yung light sa face niya. Pero dahil sa ginawa niya sa'yo, ay this person is suffering, no? Kaya gusto niyang bumalik. This person ay may pagka-vindictive kasi ito eh. May pagka-traidor din, no? Yung ugali nito pala, ng person na to. This person ay is coming to have a success with you, with the Sun card. Possible clarification of the Four of Wands. Okay. Kaya siya babalik kasi na-disappoint siya. Hindi siya masaya. Nag-suffer siya emotionally, mentally, psychologically. Sobrang disappointed siya sa mga nagawa niya. Nagsisi siya, na-miss ka niya. To have a union with you. Yun yung wish fulfillment niya dito. Bumalik. Lumayo to eh. Binitry ka niya and then lumayo tong person na to. Binakstab ka niya. Parang binakstab ka niya dito. That's why there is a new beginning with the Ace of Swords dito. Kaya merong babalik pala to have a new beginning with you.
with the Six of Cups para ibalik yung sweetness, yung relationship nyo nasira, ano, or yung yung masaya kayo together, parang ganun. To have a union with you. Kung lalaki yan, para mabuntis ka with the Empress card. Or kung babae yan, ay para mabuntis siya sa'yo. Parang ganun. With the Two of Cups, gusto niya ng union. Reconciliation. This is your person, past person na binitray ka, binakstab ka. Yun yung kanyang ano dito eh, goal, desire niya. Yun yung hinahangad niya na pag nagtagumpay ay magsiselebrate siya. Pero may pagkatraidor talaga yung ugali ng itong person na to, guys. Parang hindi mapagkatiwalaan. No? This person ay may pagka with the Nine of Cups. Someone na mahilig gumawa ng scheme. Yes, mahilig mang backstab, mga ganito. Traitor nga. Pero na-disappoint siya sa ginawa niyang pag-betray sa'yo dito. Hindi siya masaya sa naging result. Akala niya maging masaya siya, pero hindi pala. Kaya gusto niyang bumalik sa'yo dito. Para maging masaya na naman siya, no? Or gumanda yung mood niya para maging masaya kayo together. Pero remember, this person is natural na talaga yung parang traidor yung kanyang ugali. Anong motive ng person na to sa'yo maliban sa union? Any better than ever. Okay, the Emperor in reverse, the King of Cups in reverse. What a reverse. Para maging stable siya financially. So, ibig sabihin, nag-suffer to financially, guys. Trapped, stuck. Wala nangyayari sa buhay niya. Nag-suffer siya. Walang attraction. Hindi dahil sa attraction. Gusto niyang pumunta sa'yo. Gusto niyang makipag-ayos. With the Two of Cups. Or ligawan ka muli. No? Suyuin ka. Para maging stable siya. Financially. Dahil nakita niya nga stable ka. Abundant ka. Walang pagmamahal to. Walang attraction or any kumbaga passionate. Hindi siya passionate eh. To have you. No. Kasi unstable nga siya eh. Unstable. Financially. Hindi siya stable. Yun nga eh, problemado pa. Cold-hearted ng person na to, guys. Nakita niyo, abundant ka at good-hearted ka, no? You are a person na reliable na pwede siyang makarely, no? Lalo na financially. And itong person na to ay peke talaga, guys. Peke. Peke yung kanyang energy with the Queen of Wands, King of Cups. Pero darating yan sa'yo na parang ang sweet-sweet. Parang mapagkatiwalaan na parang siya pa yung biktima, no? Parang siya pa yung kawawa, no? Let's see yung possible outcome sa inyong dalawa. Possible outcome. Ace of Pentacles. Magaling kasi itong mag-camouflage siya or mag- magkunwari. Yan yung hate ko eh. Yung malasatanas na ugali.
Pero with the Six of Wands and the Eight of Pentacles, stability. So possible magsama kayo nito, no? Mag-purchase kayo ng house and lot. Pero be careful, itong person na yung trader. Natural na sa kanya yung pagiging trader. Innate na trader to. With the Six of Wands, victory for the both of you. Possible magsama naman kayo, no? Magtagumpay, no? Magsama kayong muli. So, ito na lamang guys para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button sa ganun ma-notified kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.